Magandang araw mga ka-TFT! Isang edisyon na naman ng TFT Newsbreak ang handog namin sa inyo ngayong araw ng Linggo. Ang mga tampok at trending na balita ay hatid sa inyo ng WeMart. WeMart, visit the WeMart Hypermarket and Food Court at the Dera Clock Tower area. At narito ang lima sa aming mga trending na balita. Human trial para sa COVID-19 vaccine, sisimulan na sa US. Health Ministry sa UAE, nag-abiso sa publiko na huwag magsuot ng N95 masks. Dubai Educational Authority, inutos ang pagpapaliban sa mga school events. Lalaki, nireklamo ang OFW niyang asawa na umuwing buntis. Arjo Ataide at Maine Mendoza, pinag-uusapan na daw ang kanilang kasal. At para sa detalye ng top 2 sa aming mga trending na balita, narito si Jamil Domingo mula sa Dubai Headquarters. Magandang araw! Isang biotech company sa Massachusetts ang nagpadala na ng unang batch ng bakuna para sa coronavirus disease o COVID-19. Ayon sa ulat ng Time, pinadala na ng Moderna Therapeutics ang unang mga vial ng COVID-19 vaccine sa National Institute of Allergy and Infectious Diseases para sa human testing sa darating na Abril. Ilan sa mga nagboluntaryong sasali sa human trial ay ang mga nagpositibo sa COVID-19. Samantala, inabisuhan ng Ministry of Health and Prevention o MOHAP ang publiko na huwag magsuot ng N95 mask dahil sa maaaring maging epekto nito sa ating respiratory system. Sabi ng MOHAP, ang nasabing mask ay para lamang sa medical staff na nangangalaga sa mga positibo sa coronavirus disease o COVID-19. Dagdag pa nila, ang mas epektibong paraan para maiwasan ang naturang virus ay ang madalas na paghuhugas ng kamay. Pinagbabawal din ng ministry ang pagpapasuot ng N95 mask sa mga bata. At para sa mga detalye ng iba pa naming mga trending na balita, tumutok lamang sa website at social media channels ng The Filipino Times. At iyan ang tampok na balita para sa araw na ito mula sa Abu Dhabi News Bureau. Ako po si Neil B. Sa ngalan ng Manila News Team, ako po si Jamil Domingo mula sa Dubai Headquarters. Manatiling nakatutok at subaybayan ang mga susunod at trending na balita dito lamang sa The Filipino Times Newsbreak.